Mindset equals action equals result. Malalaman ko kung ano yung klaseng mindset yung meron ka base sa result na meron ka. Kaya tinitingnan ko yung result, hindi yung actions. Okay? Kasi pwedeng pikiin yung action eh. Yung result, hindi mo mapipiki yan. Ngayon, let's talk about commitment. Okay, pagdating sa commitment, sino dito sa inyo? Sino dito sa inyo yung na-experience ng ma-broken heart, ma-broken hearted? Nakipag-iwalay, di ba? Binasted, niloko, pinagpalit sa iba. Sino sa inyo yung nakaranas na ng ganito? Sino sa inyo yung nakaranas na ng ganyan? Or sino din dito sa inyo yung mga may ka-partner ngayon? Karelasyon? Asawa? Boyfriend? Girlfriend? What if? Okay, what if sabihin sa inyo ng karelasyon nyo, honey, baby, o kung ano naman ang tawagan nyo? Ano? Janelle? Janelle? Alam mo, sobrang committed ako sa'yo. Sobrang committed ako sa'yo. Ang commitment ko sa'yo ay 99%. Ganun kita kamahal. Ay, pag nagsawa ka, na. Bumalik ka sa akin! Ha? Hindi na. Maka, hindi na pwede bumalik ka bumalik. Sa akin! Ganun kita kamahal! Now! 99%. Out of 100%, 99%. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano magiging reaction mo? Matutuwa ka ba? Sino dito sa inyo yung matutuwa? Sinabi sa iyo ng ka-partner mo na ang commitment ko sa iyo ay 99%. 99% na yun ha, 1% lang yung nawala. Pero majority dito sa inyo, ayaw mo. Huwag kayo iiyak. 1% lang naman yung wala. Bakit ayaw mo? At least hindi 98, at least hindi 90, hindi 80, hindi 70, hindi 50. Diba 99? Pagdating sa commitment, kailangan mo maintindihan na ganun din. Yung jowa mo, o yung ex mo, nagbigay ka ng 100% na commitment. Minsan sobra pa, ibinigay mo lahat tapos niloko ka. Samantalang dito, pagdating dito sa pangarap mo, hindi mo maibigay yung lahat. Ang commitment mo, 50%, baka swertihin. Huwag ka magtataka kung bakit hindi ka nagkakaroon ng resulta. Huwag ka magtataka kung bakit hindi ka nagkakaroon ng progress. Huwag ka magtataka kung bakit maliit pa rin yung kinikita mo. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Ano? Kasi yung commitment mo nga sa tao na niloko ka, more than 100%. Tapos pagdating dito, sa commitment mo sa pangarap mo, ilang percent lang? Eh, part-time kasi ako eh. Naintindihan nyo kung gano'ng ka-importante ang commitment? Willing ka mag-commit sa ibang mga bagay na hindi naman magbibigay sa'yo ng pangarap mo, pero nagko-commit ka. Samantalang dito, sa negosyo na ginagawa natin, bibigay mo lang yung 100% ang commitment mo. Ito, pag sinabi kong 100% ng commitment, hindi ibig sabihin, hindi necessarily ibig sabihin time. Kasi paano nga kung part-time ka talaga? Dito na pumapasok yung tinatawag na part-time pero full-time yung attitude. Even though part-time ka ang iniisip mo negosyo. Even though part-time ka ang iniisip mo ano yung mga pwede mong gawin pagkatapos ng trabaho para magawa mo yung negosyo. Or even though nag-work ka, ang iniisip mo pa rin pangarap mo. Yun ang ibig sabihin ng part-time ka, pero may full-time attitude. Parang ang nangyayari, part-time yung trabaho mo, full-time yung negosyo. Hindi naman necessarily kailangan literal na oras yung ibinibigay mo. Ilang percent yung commitment mo para sa pangarap mo. Tanungin mo yung sarili mo. Okay, ngayong gabi, tanungin mo sarili mo, ilang percent yung commitment mo para sa pangarap mo. Kung nagko-commit ka sa family mo, nagko-commit ka sa ibang tao, nagko-commit ka sa trabaho mo, ilang percent para sa pangarap mo? Kasi kung iisipin mo na mabuti, gaano kataas yung commitment mo para sa ibang tao? Gaano kataas yung commitment mo para sa trabaho mo kung nag-work ka? Gaano kataas yung commitment mo para sa pamilya mo? So despite the fact, despite your commitment dyan sa mga bagay na yan, pinayaman ka ba? Ibinigay ba sa'yo yung pangarap mo? Isipin mo na mabuti. Hindi ko sinabi na huwag ka na mag-commit sa kanila, ha? Iwalayin ko na yung asawa ko, hindi naman ako pinayaman. Wala ko sinabing ganun, ha? Wala ko sinabing ganun. Gumagawa lang ako ng point para maintindihan mo. Nagbigay ka ng commitment sa napakaraming bagay. Anong ibinalik sa'yo? Pinayaman ka ba? Binigay ba sa'yo yung pangarap mo? Meron akong story sa inyo. Short story. Merong magkaibigan, si Baboy at si Manok. Okay, si Baboy at si Manok. Ngayon, itong si Baboy at si Manok nakatira sa isang magandang farm na kung saan maraming bata. Ngayon, habang isang araw, nag-uusap yung dalawang magkaibigan, nakita nila yung mga batang naglalaro. So, umaga,
naglalaro yung mga bata. Ngayon, cute na cute sila ang dalawa dun sa mga bata. Ang cute, naglalaro. Ang cute mo pa din. So, ngayon ang sabi ni Manok, nagkaroon ng idea si Manok. Ganito gawin natin, sabi niya kay Baboy. Sabi niya, ganito gawin natin. Bigyan natin sila ng almusal. Pakinin natin sila kasi umaga. Umaga naman eh. Sabi ni Baboy, uy, magandang idea yan. Oh. Magandang idea yan. Siguradong matutuwa yung mga amo natin kapag ginawa natin yun. So, paano bang gagawin natin? Sabi ni Baboy. Sabi ni Manok, ganito, simple lang yung gagawin natin. Bibigyan natin sila ng bacon and egg. Bacon and egg. Sa akin yung itlog, sa'yo yung bacon. Sabi ni Baboy, uy, magandang idea yan. Masarap nga sigurado yun. Tapos maya-maya, napaisip si Baboy, teka lang, parang lugi ako dun ah. End of the story. Naintindihan mo ba? Na-gets mo? Kung sakaling hindi mo na-gets, ito yung moral ng kwento na yon. Yun ang difference ng isang taong involved versus committed. Okay, yun ang difference ng tao na involved at saka committed. So si Manok, involved. Si Baboy, committed. So paano naging involved si Manok at si Baboy committed? Kasi para magkaroon ng egg, kailangan magbigay ng egg ni Manok. Para magkaroon ng bacon, anong kailangan gawin ni Baboy? Kailangan siyang katayin. Buhay niya yung kapalit. Yun ang committed. Yun ang absolute at pinakamagandang example ng commitment. Hindi ko sinasabi na kailangan maging ganun agad yung level mo of your maging ganun agad yung level ng commitment mo, pero yung mga tao na ganun ang klase ng commitment, na willing silang ialay ang buhay nila para sa pag-asenso. Willing silang ibigay ang buong buhay nila para sa pag-asenso. Yun yung mga taong umaasenso. Gaano ako kaseryoso na maging successful? Mas pipiliin ko na mamatay kaysa maging mahirap panghabang buhay. Mahirap ibig sabihin walang pera, palaging utang, kulang, palaging wala, hindi makabili ng mga bagay na gusto, hindi makain yung mga gustong kainin, hindi mapuntahan yung mga gustong puntahan. Mas pipiliin ko na mamatay na lang kaysa maging mahirap panghabang buhay. Ganoon katindi ang commitment ko. Kaya for the past 9 years ng pagninegosyo, niminsan hindi sumagi sa isip ko yung pagsuko kasi para ko na rin sinabing mamatay na lang ako, knock on the wood. Ayoko pa. Di pa pwede, marami pa tayong payayamanin. Paano ko napatunayan yun? Kasi di ba sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala sa salita. Paano ko napatunayan yun? Mayaman ako eh. Yun yung patunay ko sa commitment ko. Kahit hindi ko sabihin yun, alam ng mga tao, especially mga mentors ko, kung gaano ako kaseryoso. Kasi ito ha, hindi ko to sinabi na dapat mong gawin. Yung commitment, dapat maging committed ka, hindi. Hindi ito sa pilitan. Kung masaya ka nang naghihirap ka sa buhay, edi tuloy mo yan. Hindi ko alam kung anong trip niyo. Mayroong mga tao na trip ganun, masaya daw silang mahirap sila. At least sama-samang pamilya. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sama-samang pamilyang nagugutom. Sinong masayang nagugutom? Kalokohan. Ang tawag doon is justification. Okay? Ganun ang tawag doon. Justification. Para lang hindi nila masisi yung sarili nila. Alam kasi nilang kasalanan nila. Ang dali-dali lang naman na mag-justify. Okay lang na mahirap. At least ang sama pamilya. Okay lang na mahirap. At least masaya kami. Talaga? Talaga ba? Or masaya ka lang sa social media? Kasi madali lang naman magpanggap na masaya sa social media. Alam mo naman sa sarili mo, alam naman nila sa sarili nila kung talaga ba masaya sila. Kung nagja-justify lang sila para hindi nila isisi sarili nila na alam nila sila yung rason bakit sila naghihirap. So itong commitment na to, hindi ito dapat mong gawin. Hindi ito sa pilitan. Bahala ka. Kasi ulitin ko, ano yung tinatrabaho mo dito sa negosyo na to? Para saan? Para sa amin? Di ba para sa'yo? Para sa pangarap mo? Para sa pamilya mo? So ikaw ang magde-decide kung magko-commit ka ko or hindi kasi hindi kami apektado. Palagi niyong tatandaan, hindi kami apektado. Magpatuloy ka sa negosyo, sumuko ka, hindi kami apektado. Bakit? Patuloy pa rin namin gagabayan yung mga nagtutuloy-tuloy. Hindi kami apektado. Hindi namin kayo mamamalayan kung nandiyan ka pa o wala na. Kung nagpatuloy ka o hindi, hindi namin kayo mapapansin. Bakit? Seryoso kami sa pagtulong sa mga taong willing tulungan ng mga sarili nila. Seryoso kami sa paggabay sa mga taong willing tulungan ng mga sarili nila. Hindi kami gagabay sa mga taong ayaw, hindi kami mag-uubos, magsasayang ng oras sa mga taong hindi committed. Pero palagi niyo itong tatandaan, kapag ang ginagawa mo ay yung mga bagay na madadali, mas lalo kang mahihirapan. Kapag ang pinili mo ay yung mga bagay na ang ginagawa mo lang ay yung mga bagay na gusto mo pero hindi mo kailangan, magiging mahirap ka pang habang buhay. Kapag ang ginagawa mo ay yung mga bagay na kahit hindi mo gusto, pero alam mo kailangan mo, magiging maganda ang future mo, magiging maganda ang kinabukasan mo, magiging mayaman ka, magiging successful ka. E alin yung mas madaling gawin? Di ba yung gusto mo? Mas madaling gawin yung madali. Kaya kung mapapansin mo sa buhay mo, naghihirap ka. Ang simple-simple lang ng formula, hindi to sikreto. Hindi to sikreto. First time mo itong malaman. Hindi to sikreto.
Pag pinili mo yung mga madadaling bagay, mas lalo kang maghihirap. Pag pinili mo yung mga mahirap na bagay, mas lalo kang magiging, mas lalo kang, aasenso ka. Kasi yung mga ginagawa natin, ng ginagawa ng mga negosyante, hindi ginagawa ng mga typical na tao. Ang school ay factory ng mga empleyado. Emotional, damn it! Hindi ko to sinasabi para i-down ang mga empleyado kasi naging empleyado din ako dati. Sinasabi ko to sa inyo para magbigay ng awareness. Okay, sinasabi ko to para magbigay ng awareness. Ang school ay designed para gawin kang mahirap, para gawin kang umaasa sa bulok na sistema. Ang school ay dinesign para maging empleyado ka. And walang masama sa pagiging empleyado. Walang masama sa pagiging empleyado kasi dumaan din ako dyan. Okay, ang masama ay nananatili kang ganyan pero pangarap mo yumaman. Hindi mangyayari yun. Sana, finish na. Hinding-hindi mangyayari yun. Kasi para mo na rin sinabi na gusto kong matutong mag-swimming pero ayaw kong mabasa. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayaw kong makita ito. Maita ulo ko. Natry mo na yun. Para ka maging successful, para ka talaga yumaman, nasa negosyo talaga yan. Pero hindi lahat ng tao willing gawin yung mga dapat nilang gawin. No, kapag nagsisimula ka sa negosyo, diba, maraming babaguhin sa iyo, no, marami kang ano, maraming mindset, di ba? Maraming mindset. Maraming mali-maling pananaw, maraming mali-maling mga ugali yung unti-unting babaguhin sa iyo at hindi madali 'yun. Hindi madali 'yun. Alam ko, naiintindihan ko kasi ang tagal din bago ako nabago. Paano ko nalaman na nabago na ako? Nagkakaresulta na ako eh. Unti-unting nagkakaroon na ng resulta. That's the time unti-unti ka na nagbabago. And palakpakan mo din yung sarili mo. I-congratulate mo din yung sarili mo, lalo-lalo na kung nararanasan mo na itong mga babanggitin ko. Number one, ayaw mo nang makipag-chismisan. Dati gustong-gusto mo yan. No? Every time kasama mo yung mga kaibigan mo, tuwantuwa ka, chismis. No? Pag-usapan natin yung buhay ng iba. Tapos yung buhay natin, wag natin ayusin. Ang galing! Ang galing! Punahin natin yung iba, pero yung sarili natin, wag natin punahin. Diba, tuwantuwa ka. Ngayon, ayaw mo na. Sino sa inyo yung naka-experience na ng gano'n? Naiilang ka na, ayaw mo nang makinig sa mga chismisan. Kasi nagigilty ka na or feeling mo, hindi naman importante ito eh, yung mga pinag-uusapan. Isang sign yan na payaman ka na. Isang sign yan. Ayaw mo nang nanonood ng balita, ng mga drama, ayaw mo na nanonood ng ganyan. Kahit dati paborito mo yan. Ayaw mo na nanonood ng ganyan. Kasi naiintindihan mo na negative eh. Another is nasasabihan ka na madalas ng mga kaibigan mo. Ng mga kaibigan mo, mga tropa mo na KJ ka kasi hindi ka na madalas sumasama sa kanila kasi alam mo toxic sila. Walang kwinta! May hina! Or alam mo na hindi sila makakaambag sa pag-asenso mo. Mas lalo ka lang nilang dinidelay. Kasi magkaiba kayo ng path. Wala naman problem sa kanila. Magkaiba lang talaga kayo ng direksyon. Kung ikaw, papunta ka ng Baguio, sila papunta ng Bicol. Talagang hindi ka pwedeng sumama doon. Kasi kapag sumama ka sa kanila, pa-Bicol sila. Sa Bicol ka makakarating. Gusto mo Baguio eh. So yan yung mga ilan sa mga signs na payaman ka na. Diba? Kung sakaling wala pa, natutuwa ka pa rin sa mga chismisan, gustong-gusto mo pa rin manood ng mga balita, diba? Na puro mga negativity, gusto mo pa rin yung mga drama-drama, medyo malayo-layo ka pa. Pero it will take practice lang din naman eh. Practice lang din naman. Magpa-practice ka lang na iwasan na yung mga ganun bagay pa unti-unti. Kasi alam mo na hindi makakaambag yun sa pag-asenso mo. Yun yung mga bagay na gusto mong gawin na hindi mo kailangan. At the end of the day, palagi mong itatanong, ito magandang super basic, super, sobrang simple, sobrang daling itanong sa sarili mo. Ito bang ginagawa ko ngayon, makakaambag to sa pag-asenso ko? Itong panonood mo ng training ngayon, itong pakikinig mo, makakaambag ba to sa pag-asenso mo? Kung hindi, edi, umalis ka na. Hindi pala eh. Hindi na tayo bati. Tanong mo sa sarili mo. Every time, yung mga ginagawa mo, every day, yung mga ginagawa mo, tatanungin mo yung sarili mo, makakaambag ba to sa pag-asenso ko? Kung hindi, bakit mo ginagawa? So ito ha, pagka ako nagtatanong sa inyo, huwag kayo matakot na magkamali. Kaya matuwa ka nga pag nagkakamali ka kasi maitatama ka. Iyan yung isa sa mga mindset na kailangan yung practicein ha. Matuwa ka kapag ka nagkakamali ka kasi maitatama ka. Maitatama ka at kapag kasi kung hindi ka naitatama, anong gusto mo, mapahiya ka pa sa iba? Dahil hindi ka naitatama, dahil ayaw mo na nagkakamali ka. Dapat willing ka na magkamali at malaman yung pagkakamali mo at dapat willing ka na maitama. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!